Magandang gabi po sa bawat isa at simulan na natin ang pag-aaral. Siyempre, meron muna tayong tanong. Ano yan? Alien? Diba? Mga aliens, diba? Anyway, dapat pala hindi ko na-binlure eh. Yan. Naniniwala. Yan. Naniniwala ka ba sa... Alien. Yan. Ikaw kayo, Jumel. Naniniwala ka ba sa alien? Eh, mga ganyan. Ano ang tagalog ng alien? Elena. So, ano nga, ano pa sa tagalog ng alien? Mukhang mahirap yung tanong na yun, ha? Naging mahirap, big. Gayo. Hello. Iliana. O nga, pwede, ano? Pwede, dayo. Dayo? Ganun ba talaga yan? Wala. O, huwag natin i-preempt. Yan. Meron. Mamaya yan. Okay, so sino muna ang ano? O sige, ikaw, Leslie. Naniniwala ka bang merong alien? Apo, alien po ako. Of course, tayo kasi dito mga aliens. Kasi hindi tayo taga-rito sa Saudi Arabia. Pero hindi rin naman tayo illegal. Kasi meron tayong documents. Pero yung alien na galing sa ibang planeta, naniniwala ka ba nun, Ate Leslie? Hindi po. Okay. Oh, wala mo ng paliwanag, ha? Oh, yes or no lang. Ikaw, Els, bago, ano yan, chinecheck mo dyan. Naniniwala ka ba sa alien? Yes or no? Research mo din po. Hindi. Okay. Ikaw, Sister Emily? Hindi rin. Hindi rin. Ikaw, Sister Elena? Hindi po. Aba. Ikaw, Sister Irene? Naku, isik yata siya. Ikaw, Brother Alex? Ako po kasi nakapanood ako sa TV niya. Wala kinesyon! Oo nga, yes or no lang dapat eh. Napanood ko eh. Ah, hindi. Ikaw, Brother Ariel? No. Naniniwala ka sa alien o hindi? Yes or no? Yes or no lang daw? Yes. Naniniwala. Aba, may naiba. Sige, mamaya ka na magpaliwanag. Ikaw, Brother Jumel, naniniwala ka dyan? Hindi. Hindi. Ikaw, Sister Roxanne? Hindi po. Si Ate Jap, sabi niya, ako alien kasi walang ikama. Ah, illegal siya. Illegal alien na. From Earth. Pero yung alien na galing sa ibang planeta, ano siya? Walang sinabi. Okay. Ikaw, Brother Carding? Hindi. Hindi ka naniniwala. Eh, si Brother Lem? Hindi po. Brother Will? Hindi po. Hindi rin po. Ikaw, Bernard? Sige, okay, so tingnan nga natin. Of course, mula nung maliit tayo na rin, napapanood na natin sa pelikula yan eh. Even until now, ang sikat ng mga movies ngayon, puro ano, sa sci-fi, mga science fiction. Yan, yung Avengers, puro alien yung nakikita natin dun. Diba? Yung alang talagang super galing sa imagination. Ito kasing gantong itsura, meron silang pinagkunan dati. Kung bakit laging ganyan na itsura ng mga alien, mga malalaki ulo, ganyan. Anyway, hindi yun ang pag-usapan natin. Pero, sa mga naniniwalang may alien, nagkaroon sila ng category. Especially mga scientists. Kasi majority, hindi man lahat, majority ng mga scientists naniniwala sa mga alien life form. Na meron daw mga ganyan na nakatira sa ibang planeta. Na once in a while, nagpapakita or dumadalaw sa atin. Ngayon, gumawa silang category ng mga iba't ibang klase ng encounter daw ng tao sa mga aliens. Meron munang, yan ang una, 7 close encounters. Merong 7 na close encounter silang category ang mga scientists. Number 1, sa encounters, close encounters of the first kind. Kaya meron pelikula nung movie yan, di ba? Fetus pa ka nun eh. Oh. Anyway, merong close encounters of the first kind. Ano yan? Ito raw yung visual sightings of an unidentified flying object, yung mga UFO.
seemingly less than 500 feet dapat, 500 feet away, that show an appreciable angular extension and considerable detail. So hindi pa pwede nakita mo dun sa malayo. Meron akong nakitang tuldok. UFO yun, first encounter, no? It should be 500 meters, feet man lamang. 500 feet away. So kung meron tayong ganyang karanasan, then that is first encounters. Yun yung close encounters of the first kind. Meron din silang pangalawa. Yan. Close encounters of the second kind. A UFO event in which a physical effect is alleged. This can be interference in the functioning of a vehicle or electronic device, animals reacting, a psychological effect such as paralysis or heat, and discomfort in the witness or some physical trace like impressions in the ground, scorched or otherwise affected vegetations or chemical trace. So yun daw yung second kind ng encounter. Okay? Meron ba tayong naka-ano ng ganyan? Wala pa, no? Wala. Sige. Pangatlo, close encounters of the third kind. Ito yung nagkaroon ng pelikula ng araw. UFO encounters in which an animated entity is present. These include humanoids, robots, and humans who seem to be occupants or pilots of a UFO. Nakita mo na ngayon merong bumaba. Merong mga pilot, let's say, mga alien pilots. Yun na yung close encounters of the third kind. Ano naman yung close encounters of the fourth kind? A close encounter of the fourth kind is a UFO event in which a human is abducted by a UFO or its occupants. Of all na pwedeng mangidnap yung mga alien. Kasi maraming ganyang kwento na kesyo yung araw sila ay inabduct ng UFO at pinag-eksperimentuhan. Maraming nagkukwento ng ganyan. At hanggang ngayon naniniwala silang I was there. Na-experience ko siya, kinuha ko ng UFO. Marami kasing ganyan, mga kapatid. Documented yon. Well documented. Marami. Ano naman yung ano? Kasi medyo patindi ng patindi, di ba? Ano naman yung close encounters of the fifth kind? A close encounter of the fifth kind is a UFO event that involves direct communication between aliens and humans. Nakikipag-usap na. Tapos naiintindihan ni Kuya Raul. No? Naiintindihan niya. Oo. Hoy, like mo raw yung pinos niya. Di ba? Naiintindihan niya, meron ng communication. Nag-uusap na ngayon. Yun yung close encounters of the fifth kind. Ano naman kaya yung sa sixth? Saka sa seventh. Anyway, tingnan nga natin yung... Meron ba? Meron namang naka-experience yung ganito? Yung mga panlima or what? Wala pa. Tingnan nga natin yung close encounters of the sixth kind. Death of a human or animal associated with a UFO sighting. Though this could be considered a more severe example of a second kind encounter. Yan na, meron nang namatay because of that. Pinag-eksperimentuhan. Ano kaya mangyayari pag tinanggal yung utak nito? Namamatay. Diba? Itapon. Diba, maraming araw yung kaso no, yung mga baka, sa ang dami-daming patay na baka sa isang ano, pastula ng baka, ang daming patay. At ang kwento nila, may nakita silang, UFO around. Bago nangyari, natuklasan, bago nangamatay yung mga baka. So for them, maaaring kinidnap yung baka, pinag-experimento, tapos itinambak na lang doon. So yun na yung close encounters of the sixth kind. Nagiging evil na sila, no, kung ano na ginagawa. Wala kinaiban sa mga tao, ganun din naman tayo patutuusan. And of course, the close encounters of the seventh kind. The creation of a human or alien hybrid, either by sexual reproduction or by artificial scientific methods. At maraming ang ganyan kasi, yung iba nga ang kwento nila, nung i-abduct daw sila, ginahasa sila. Diba? Ginahasa. At patapos gasain, itinapon na lang, na binim pabalik sa lupa. Yun daw yung seventh kind. Wala ba rito ang anak ng alien?
Hindi illegal alien eh. Anak ng alien from different planets. So yan po yung tinatawag na 7 close encounters. So as in wala. O meron sa Pilipinas ba may mga ganyang kwento? Hanggang magtamulto lang kami. Sino yung sumagot? Ah, si Raul. Ah, si ano, Ruel. Ah, hanggang multo-multo lang, ganun. Hindi ka social. Walang-walang pagpili ng spaceship. Wala, ano, wala masyadong kwentong ganyan sa Pinas. For some reason, marami niyan sa Estados Unidos. For some reason. So wala kayong naranasan na inabdak kayo, you know, pinag-eksperimentuhan, you know, tanggalin kaya natin yung nal niya, you know. Ayan. So wala. Okay, Kuya Ariel, nga pala, bago tayo magpatuloy, bakit ka naniniwala nga pala may alien? Oh, kasi ikaw lang yung naniniwala sa alien kasi. Dinong sa movie lang ako na ba? Oo, kinip twist pala yun. Hindi lang talaga nilikha ng Panginoon sa itong araw ng ginawa, hindi talaga nilikha. Opo, talaga naman. Tawa lang talaga. So, ibig sabihin, hindi, yung totoong alien na hindi sa movie, hindi ka naniniwala doon? Yung sa movie na alien, naniniwala tayo doon. Ah, okay. Okay. Ngayon, for some reason, kung unbeliever kasi, maintindihan natin kasi kung maniniwala silang mayroong ano eh, alien beings, mga extraterrestrials, mga ET yun ang tawag po doon. Pero ako kasi mismo nakarinig ako ng ano, ng Kristiyano, you know, hindi naman niya sinabing tahasang, yes, naniniwala ako, merong ano, ET or what. Kaya lang, meron siyang pasubali. Kasi ito yung isa sa mga greatest question ng science, even ng mga tao nowadays. Are we alone in the universe? Kung makikita ninyo, yung mga Hubble telescopes na yan, yung mga Mars exploration, yung mga satellites na pinapadaan sa Jupiter, hanggang sa pinakamalayo, kadalasan ang isa sa reason kung bakit po sila pinadala mag-explore sa universe to find life, signs of life. Kailan lang nabasa ko yung sa Mars kasi meron daw I don't know kung Mars or somewhere else. I think yes, sa Mars. Yun daw isang area sa Mars nakita nila para siyang parang ilog na natuyo or parang body of water na natuyo. Kasi in order kasi na, ang isa kasi sa sangkap upang magkaroon ng buhay, liquid or water. Ngayon, maraming naniniwala, isa kasi sa mga buwan ng Saturn or ng Jupiter, yellow or made of ice. Eh, tubig yun, di ba? Eh, lalo na siguro yung pinakamalayo. Ano ba yung pinakamalayo? Pluto ba yun? Di ba? Yung Pluto, yellow yun eh. Ang isa sa paniniwala ng scientist, basta merong liquid, merong life. Yung ngayon yung gusto lang patunayan. Kasi nga, unang-una nga, ang Pluto, puro tubig yun, nagyayelo nga siya. So definitely, kung totoo yun, mayroong mga bacteria doon. Mga single-celled organism. Kasi according sa science, nagsisimula raw ang lahat sa single cell. Hanggang ito tayo ngayon, complex of cells. Yun ang isa sa dahilan kung bakit sila nagpapadala. Tapos hindi ba sa US, meron silang programa, yung SETI. Diba? Ang hinahanap ninyo, maraming array ng mga terrestrial satellite, nagbibim ng signal sa space. Mula noon pa yon, matagal na yon, hanggang ngayon naghihintay sila ng sagot. Baka mayroong sumagot. At nagkaroon nga ng pelikula yan. Anyway, more fiction yung pelikula, yung Signal. Yung kay Jodie Foster. Yung Signal. Pero yun ang dahilan, isipin ninyo ang tao ngayon, para masagot ito, gumagastos sila ng maraming pera para hanapin or malaman yung sagot sa tanong na ito, if we are alone in the universe. And of course, ang science, anyway, meron din kasi mga Kristiyanong scientist, marami rin po. Hindi lahat po ng scientist atheist. Marami rin pong scientist na Kristiyano, as in tunay na Kristiyano. Anyway, karamihan sa mga scientists, ang sagot lang sa tanong na yan, yes, they do believe meron. Of all belief, kasi ang science kasi, di ba, ang ibig sabihin ng science, world knowledge, eh. Ibig sabihin, to cease to believe sila, eh. For them to believe on something, they must see something. Kumbaga, meron tangible na prueba. Pero for this one,
Saan nila ibinabase yung kanilang paniniwala na we are not alone in the universe? Science answered this question based on presumption. An idea that is taken to be true on the basis of probability. Yan yung term ng probably. Yan. Yan, di ba? Ano yung sabihin niya? Magbibigay ako example nitong presumption na nakabase sa probability. 100 billion galaxies. Ang Earth po, yung Milky Way, nakapaloob tayo sa isang system. At marami raw ganun. Billions and billions pa ng system meron sa universe. So researchers dubbed this the extreme deep field. All in all, Hubble telescope reveals an estimated 100 billion galaxies in the universe or so. But this number is likely to increase to about 200 billion pa as telescope technology in space improves. Habang nagtatagal po kasi ang Hubble telescope na upgrade, lalong lumalayo yung natatanaw niya. So nung makita raw nila, katulad ng picture sa likod, there are billions of galaxies in the universe. At yung solar system natin, isa lamang doon, isang tiny speck, some billions and billions of galaxies or systems na meron sa universe. So ang sabi ng scientists, di ba? Science says we are not alone in this universe because why? Because of probability. There are billions of galaxies, billions of systems. For them, imposibleng walang Earth-like planet besides our own. Yun yung probability. Sa dami kasi ng galaxy, sa dami ng systems, for them, malaki ang possibility kasi na meron pa. Sa dami. Doon ibinay-base ng science yung paniniwala nila. Based on presumption, basis, ang basis nila yung probability. Pero kung meron sila nakita, wala. Kung meron nang nag-answer back dun sa SETI array ng mga satellites, wala. Yung mga nakikita naman ngayon, di ba may mga pictures? Nanonood ba kayo sa YouTube? Marami yan. Hindi lamang sa YouTube, kung pupunta kayo sa BBC, sa CNN, yung mga governments, naglabas na sila ng mga UFO documents. Iniipon nila lahat ng sightings. Iniipon nila lahat yan. At may mga generals pa nagpapatunay na yes, meron. Mga sundalong nasa jet, biglang may sasabay sa kanilang ganyan, no? Marami, maging yung mga matatalino, yung mga nasa government, marami na rin naniniwalang merong UFO or extraterrestrials. And this is well documented. Yung nga lang, even doon, nasa 4G na, nasa 5G na ang mga mobile phone ngayon, for some reason, kapag kinuna nila ng picture mga UFO, yung mga alien, laging blurred at laging pixelated. Wala pang nakikitang HD, 4K na picture ng UFO or ng alien. No? Pero but they believe, no? Naniniwala sila, even though yun pa lamang hanggang sa ngayon. Kasi hindi ba bukod dito sa mga UFO, merong naniniwalang merong Bigfoot. Merong naniniwalang merong Yeti. Merong naniniwala sa Loch Ness Monster. Merong naniniwala sa Abominable Snowman. So bagay, hindi ka takataka si Santa Claus ka, pinaniniwalaan nila eh. Pero napatunayan ba talaga meron si Santa Claus? Wala nga eh, wala eh. Nakakatawa, pag sinabi natin yung mga Santa Claus, di ba sa mga bata lang yun? They are fantasy, a figment of the imagination. Anyway, nagsimula sa cartoon ng araw yun, naging tradisyon. Eh, how much more ito, mga scientists mismo ang naniniwala. Sa mga pinag-usapan natin, sa mga aliens, extraterrestrials, at sa mga UFO. They believe on that. Ang basis nila, probability. So, kayo, sa tingin ninyo, mga kapatid, kasi totoo naman eh, na there are billions and billions of galaxies in the universe. At isa lamang yung sa atin doon, yung solar system. Based on this ba, pwede? Meron bang, pwede bang maging posible na, oo nga, no? Pwede siguro. No? Pwede siguro. Tingin nyo? Ikaw, Kuya Rodmar, naniniwala ka ba sa alien na nanggaling sa space? Sa ibang planeta? Mm-hmm. Parang kami sa akin, yes, sir. Wow! Half. Doon tayo sa unang half. Bakit ka naniniwala ng kalahati na meron?
saka meron doon nakukuha ang signal at saka meron nakukuha ang signal sa outer space. Okay. Tapos meron konting bakas. Okay. Pero wala namang ano yun, sa taban pa noon, wala namang nakikita. Yan yung another half. Kung bakit hindi ka naniniwala. Okay. Alam niyo yung patungkol sa ano yung mga crop cycles? Yung pagtitingnan mo sa space, makita mo yung taniman, biglang may mga disenyong ganun. Mm. Di ba nagkaroon ng pelikula yon, yung Science yata yon kay Mel Gibson? Kasi maraming ganyan, again, sa Estados Unidos. Kasi ang lalawa kasi ng mga fields doon, hindi mo makikita pag nandyan ka kasi ang tataas kasi ng ano eh, yung mga tall grass na tinatawag. Ang tataas na ganyan. Pero pag nasa taas ka, saka mo makikita. Yung mga very elaborate na mga designs na meron pala doon. Yung iba pa sa ano sa mga tubuhan. Ngayon pinagtatakan lab, sino makakagawa na ito? Kasi alam na ang titigas ng tubo, 'di ba? Eh yung kasi ang ginagawa, bilog yung puro bilog. Kaya yung mga tubo, nakaganon sila, naka-flat na nakaganon. So sabi nila, parang saka makakakita ng ganitong klase na sasakyan. Na kayang gumawa ng ganito kalaki na hindi mo makikita pag nandito ka, pero pag nasa taas ka, ang ganda ng design. Hindi lamang siya isang bilog, kundi very elaborate design ang nandun pala sa field. So yan ang isa sa mga patunay nilang merong aliens. Even though merong nagsabi naman na ano na, kumbaga, natimbog na yung mga grupo ng taong gumagawa nun. Merong nagsasabi kasi isa siyang elaborate prank. Ibig sabihin may mga taong pinag-aralan nila how to do it. But then again, wala kasing nahuhuli eh. Sabi nila, kung talagang tao yung kung prank yan, ba't wala kami narinig sa field namin to eh? Di ba karamihan, nakatira yung may-ari ng field, malapit sa field. Supposedly, makakarinig sila ng something sa gabi. Supposedly, makakita sila ng liwanag doon. Sabi nila, wala naman kami nakita. Tapos pagkagising namin, ganyan na pala yan. No? So, isa yan sa ano, hanggang ngayon, kumbaga, pinag-iisipan ng science, how? Paano nagawa yung crop cycles? Ang sagot nga nila, alien beings. Hindi lamang yan, yung mga geoglyphs, meron kasi tinatawag na geoglyphs. Sa Egypt, meron tinatawag na hieroglyphs, mga hieroglyphics. Ito yung mga sinulat sa wall ng Egypt, di ba sa loob ng tomb? Kung nakita nyo yung National Geographic, yung pagpasok mo sa pyramid, sa mga wall, ang daming nakadrawing, di ba? Hieroglyphics ang tawag doon. Ngayon, meron tinatawag na, ano sinabi ko kanila? Geoglyphs. Ang geoglyphs naman, sobrang laki, hindi mo makikita pag nandito ka. Pag pumunay ka sa mataas na bundok, saka mo makikita, meron palang malaking drawing. Ang daming ganyan around the world, especially dun sa mga Incas, di ba yung mga area na yan, yung mga Aztecs, mga area na kasi mahaba yung plain dun, yung mga tundra nila, malalawak. Dun mo makikita, dun ginagawa. Iba mukhang malaking spider, yung iba, sabi nila, yung design daw ng geoglyphs, yung napakalaking mga drawing na hindi mo makikita sa lapag, makikita mo lang kapag nasa eroplano ka. Ang disenyo na parang ano raw, lapagan ng eroplano. So then again, nakadagdag na naman yan sa paniniwala nila na meron talagang alien beings. Marami kasing pinapresenta ang mga scientists, ang mga tao, ang mga unbelievers, to say na yes, probably meron because of these things. Bukod sa billions of stars and galaxies meron sa universe, meron pang ganito tayo nakikita ngayon here on our planet. Mga signs of the past na hindi natin inabutan. And for them nga, yun yung mga tinatawag ng mga alien beings. So, pwede na tayo maniwala. Ikaw kay Joan. Kasi, imposible na magawa yun. Ang lalaki nun eh. Tapos, kasi yung sa Egypt, sabi nila, alien daw gumawa ng pyramids, ganyan. Kasi, sobrang napaka-sharp daw ng pyramids ng mga stones. Marami. Ano, diba? Oo. Yung pyramid hanggang ngayon daw, walang technology yung kayang magtayo ng ganung, mag-stack up ng ganung kalalaki mga bato. Using yung mga bagong mga traktora ngayon or what? Stonehenge, ganun din. Sa Baalbek, sa Lebanon, ang lalaki ng mga slabs ng stones na sobrang laki talaga niya. Napakalaki. Na hindi mo ma-imagine kung anong klaseng, una, anong tools ang ginamit. Kasi nga naman, especially sa loob ng pyramid, may chambers pa sa loob yun. Kung nakastack lang siya ng mga bato, puro bato lang, puro bato, walang design sa loob, okay, fine, siguro mga 100 years nagawa nila yan. Pero pagpasok mo naman nga kasi ng pyramid sa loob, may chambers.
Tapos sa loob ng chambers, kalalaking mga cut stones ang nandun. Hindi yung tipong stones na hinulma ng malaki. Talagang malaking bato, tinabas nila ng diretsyo. Yun ang sinasabi ni Jomar. Tapos yung mga tabas na diretsyong ganyan, pag pinagdikit yung mga bato, hindi ka makakapagpasok ng papel. Ang tanong nila ngayon, anong tools, anong grinder ang ginamit nila ng araw? Eh ngayon lamang may grinder, di ba? Ngayon lang may grinder. Tapos hindi lamang yun. Halimbawa, yung mga malalaking structures or mga rebulto, let's say, sa Egypt, sa Valley of the Kings, ang lalaki nun. Pag tinignan mo raw siya, yung pagkakagawa nun, ngayon kasi di ba may mga sculptors? Of course, ngayon, kayang-kaya na yun eh. Pero nung araw, ganun kalaki, tapos, symmetrical. Kung ano yung nandito, parang mini-error yung kabila. Sabi nila, saan nakakuha ng ganitong klase ng tools to do these things? Bali pa, wala kang makikitang ugpungan dito kasi pwedeng kalakalahate, di ba? Hinulma, gumawa sila ng hulmahan, hinulma yung unang kalahate, tapos binaliktad or what, yung kalahate naman, tapos itinayo nila, pinagdikit na ganyan. Kaso walang seam, seamless siya. So these are the kind of wonders na nakikita ngayon ng science na naglilid sa kanila na there must be aliens, intelligent beings out there beside us. Kaya po natin mag-aaralan to kasi maraming pwedeng gamitin ang science sa mga naniniwala sa mga ito na patunay na nag-i-exist sila. Maraming pwedeng gamitin na katunayan. Ang hindi na nga lang nakikita, yung gumawa kasi. Yung mismong alien, where are they? Pero yung mga ginawa nila kasi, andito raw, andito lahat sa planeta natin sa ngayon. Sabi niya, di ko nakita daw niya sa loob ng pyramid. Yes, I saw inside the pyramid. Di ba galing ng Egypt? Ano yung nakita niya dun? Ano daw nakita natin? Yung pyramid. Di ba kaya yung parang ganun. Machu Picchu. Sa South America naman yan. Machu Picchu. Gawa ng ganun sugod sa taas. Oo. Yan din yata yung may mga ano naman, mga batong hindi diretso. Pero nang pagtagpi-tagpiin nila, hindi rin magkakasya ang papel sa pinag-ugpungan. Kumbaga imposible. Oo. Napanood ko yun. Sabi lang, baka pwedeng ano siya, yung melt, stone melt. Tapos saka nalagyan ng guhit-guhit na ganyan ha, bago tumigas, ganyan nila. Pero sabi lang, hindi raw. Hindi yung klase ng bato na dating tunaw, saka na hinulma, saka nalagyan ng guhit-guhit kuno. Hindi raw, talagang solid stone. So sino yun? Ate Lenlen, sino kaya pwedeng gumawa nun? Yung nga po nagtatanong. Oo nga. No, sino? Di ba? Sino? Asa na sila? Yung mga Aztecs, yung mga unang mga Mexicans, nasaan na sila yung mga gumawa nito? Nasaan na silang lahat? O, di ba? Okay, pwede. Hindi kaya yung ano? Di ba nalaki ng mga aliens? Yung pagbaha naman. Okay, namatay mga aliens na bumaha. Gumawa niya mga sarila. Bumahano ng kay ano kay okay. Okay. Ano yung ginawa ng tubig din? Di ba, bato yun? Okay. Yun, dikit-dikit sa bahay ng talong. Kung random sana yung ano, walang problema doon. Kaso may design kasi, may design nyo eh. Oh. So, made talaga. Parang nakabasa rin po ako ganyan na kaya napagdikit-dikit yun nun. Kasi dati-dati yung Egypt, matas pa talaga tubig doon. Mas maganda ng buoyancy ng bato ay maganda yung weight yung kapag nasa tubig. Okay. So hanggang sa naburaw yun. Yan yung other side na labasan. Oo nga eh. Pero malabo yun. Malabo, malabo. May mga chambers kasi sa loob eh. Ayun, may mga chambers. Yung mga nakaukit po doon at kung gaano kalaki ang at paano sila nagkakasya sa loob nun kasi po ang liliit ng mga daan. Oo, nakaganong ka din pag pumasok ka. Tapos biglang lalaki na ganun sa loob, napakalaki. Tapos may malaking bato sa loob. Kumbaga saan idinaan yun or what? Kuya Bernard, sa engineering ba na ipaliwanag na yun? Paano ginawa ang pyramid? Hindi rin naman ipaliwanag. Hindi rin, ano? Oo. Hindi rin, ano? Oo nga naman. Nabanggit natin, Roxanne, kanina ng mga Nephilims.
Kasi kung babasahin nga naman natin sa Old Testament, bago yung baha. Kasi bago yung baha, di ba, mula kay Adam hanggang sa panahon ni Noah, ang sabi nun, ang dami ng tao eh. At dumami ang mga tao, yung nga lang itong mga tao ito against God. Yung mga taong ito against God. Andun pa yung mga sons of Cain, mga anak ni Cain, mga unbelievers yun eh. Sila pa naman ang maraming mabilis dumami. Ang sabi kasi dun, di ba, nung mga panahon na yun, may mga Nephilims, mga giants, mga great men. Which is hanggang ngayon, siyempre, pinagdidebatihan maging ng mga Kristiyano, what is the meaning of, kasi sabi dun, ano sila eh, mga great men sila eh. Di ba? Mga something else kasi mga Nephilim, something else eh. Hindi ba sila yung basta humans lang? Tapos hindi ba later on sinabi na sila Goliath? Ano sila, mga remnants sila eh, ng mga giants sila Goliath. Kaya sila yung Goliath kahit mga 10-footer sila, 9-footer. Maliit pa yon, maliit na yon. Kasi panghuli na lang yung sila Goliath nung panahon. Hindi ba sila Goliath? Ang daliri sa paa, 6. Ang daliri sa kamay, atiga 6 din. Para masuportahin yung laki nila. Pero mga huli, mga remnants na lang daw yun ng mga giants, yung mga panahon ni Goliath. Meaning, before them, kung babalik tayo, before the flood, antediluvian, bago magdiluvio, they are really, huge people. Kaya hanggang ngayon, di ba mayroong fascination ng mga tao sa mga giants? Hanggang ngayon, mayroong fascination ng maraming tao sa mga giants. Ako, personally, I do believe na mayroong giants. Pero wag naman yung katulad sa napapanood natin sa pelikula. Pero kasi may Goliath na eh. At ang sabi doon, remnants sila. Nung mga mas malalaki pa, ng mga giants, ng race of giants nung araw. No? Mga remnants. Maging si, nung panahon ni, yung dalawa, yung mga spies na pinadala sa Jericho. Di ba? Di ba? Merong kinatawan yung 12 tribes, pinapunta doon. Tapos mag-report sila, naku, alalaki po ng mga tao doon. Para tayong mga grasshoppers. Pero syempre, exaggerated na yon sa takot nila. Pero they are really big. They are really huge. Pero sobra naman yung exaggeration na tayong mga tao para na lang mga grasshoppers. But definitely, they are huge. Kaya lang iilan na lang yon, mga remnants ng mga giants nung araw. So maybe, kaso hindi kasi siya nasulat eh. So even me, half-half. Maybe, no? Itong mga malalaking structures na ito, kasi alam niyo po ba kung bakit sila ginawa yung mga malalaking structures? Ano yung use nila? Alam mo, simple lang, no? Paganism. Gumagawa sila ng mga ziggurat. Ang tawag doon, ziggurat. Yung laging paganon, sa pyramid, hindi ba? Pyramid siya, triangle. Sa Machu Picchu or sa Inca, para din siyang pyramid, pero merong mga hakbang, may mga stairs. Kaysa kayo magpunta, may mga ganyan. Ngayon ang sabi ng ilang mga theologians, dinala kasi ng tao yung ganong klase ng pagsamba, paganism, dun sa Tower of Babel. Nang i-scatter ng Panginoon, kasi yung mother and child worship, dinala nila eh. Yung pagsamba kay Tammuz, pagsamba kay, sino ba yung mighty Nimrod, sa kay nanay niya, si Semiramis. Mother and child kasi yun eh. Maaaring hindi nyo pa alam ito, pero pag-aaralan natin later. Yung sa Tower of Babel, di ba, doon kinonfuse ng Panginoon yung dila ng mga tao, kaya kumalat, nagkaroon ng katampangan, nagkaroon ng English, or anyway, iba kasi na-develop na lang eh. Kaya dumami ang language kasi kinonfuse ng Lord. Pero bago bumagsak yung Tower of Babel, iisa lang ang language. Yung nga lang, kung mo nagkakaintindihan yung mga tao, yung mga naimbento nila, yung mga pinagkakaisa nila against God. At dumating yung time, gumawa sila ng isang mataas na tore sa pangungunan ni Nimrod to be against God. Gusto ni Nimrod kasi maging mataas din siya, up to the heaven, against God. At alam natin, si Lucifer kasi ganun siya. They were inspired by Lucifer himself. Kaya ngayon, maraming ganyang klase ng mga high places. Kaya kung babasahin ninyo, di ba, sa panahon ng mga Israelita, destroy their high places. Kasi yung mga dambana talaga, matataas na lugar. Even ang Israel, kaya nga Jerusalem ang pinili. Kasi mataas ang Jerusalem. Yung nga lang, sinasabayan ng mga pagans. Gumagawa rin sila ng mga matataas na dambana sa mga matataas na lugar. At pinapawasak ng Lord yun. So anyway, ipinasok ko lang yun. No? Kung sila man, yung mga Nephilim man o yung mga giants bago ng mga panahon na yon, maaari. Kaso, hindi ko rin masabing sure ako kasi wala kasi nabanggit sa Biblia. Wala nabanggit. Pero yun ang ibang paniniwala ng ibang Kristiyano. Yung iba, totally, we will never know. No? We will never know. So, let's focus on the things that is revealed. Yung nga sinabi sa Deuteronomy, di ba? Kumbaga, focus on the things which is revealed. And yung mga bagay na lihim, ipinagpapasa Diyos.
doon lamang sa ganyang klase ng mga topic ginagamit yun. Hindi lagi-lagi, syempre. Hindi lagi-lagi. So, meron kayong gusto idagdag doon? Siguro pag na-resume natin itong Wednesday BS, pwede natin ipasok yung ano. Kasi isang libro din yun eh. I-ano natin, i-atado natin. Maganda rin pag-aralan. Especially yung Babylon. Kasi malaki ang kinalaman ng Babylon ni Nimrod sa klase ng mga pagan na rituals and tradition na meron sa ngayon. At marami tayong makikita nga ng mga remnants. Ano po yung Babylon? Sa ngayon, Iraq ba yun? Iraq. Yeah. Andun yun ngayon. Oh. Mesopotamia. Yun din yun. Nung araw yun, ang tawag din Mesopotamia. Kasi yung mga Iraq, kasi Iran, modern day mga ano na lang yan eh, na magkaroon na ng official na paghahati ng mga lupa. Yun na yung mga naging pangalan. Pero nung araw kasi Iran, Iraq, isang lupa lang yan eh. Isang lupa lang yan ng araw. So along the years lang, nababago yung mga pangalan. Kinakahuli ngayon, Iraq. Pero yung Babylon, yung lugar mismo ng Babylon, nandun pa ngayon yan, yung mga ruins, nandun pa siya. No? Nandun pa siya. So totoo ang Biblia. Kasi nandun pa yung lugar na yan, yung Babylon. So, are we alone in the universe? Okay, tuloy natin ha. Ngayon, meron pang isang nahabi na for me, malaking kalokohan ang mga scientists. At kung hindi man scientists, yung mga, you know, mga taong naniniwala sa aliens, yung merong ganung klase ng passion sa mga aliens, meron silang patunay daw na biblically, meron ding nagpakitang UFO. Meron daw. Kasi alam nila tayo mga Kristiyano, majority hindi naniniwala eh. Ngayon, meron silang patunay na meron daw UFO sa Old Testament. At yun ang pag-aaralan natin. Ngayon. Oh, ngayon. Okay. Pero anyway, meron ba kayo idea kung ano yung pinag-uusapan natin? Star? The Star of Bethlehem, ganun? O sabagay, sinasabi nila UFO daw yun eh. Oo. Isa yan sa mga kalokohan nila ng araw. Ang ngayon pala. Anyway, of course, Ezekiel's Chariot of Fire. Basahin natin yung chapter 1 Ezekiel. May time pa naman yata. Anyway, sandali lang to. Sino pwede magbasa ng chapter 1? Tingnan natin kung silip ko. Anyway, basahin natin yung part na isinasalarawan na ni Ezekiel, yung nakita niya sa langit na dumating, kumbaga. Pero ang tawag nila niyan, Chariot of Fire. Ayan, artist rendition yan. Nasabi nila, yung daw nakita ni Ezekiel, UFO. Okay? Ingat, pakibasa yung chapter 1 Ezekiel. Doon kasi simula ng Ezekiel eh, yung vision niya. Siguro pag dumating sa part na kasi hindi na dinidescribe yung ano yung chariot, pwede na tayong tumigil. Pwede pakibasa ng malakas. Ezekiel 1. Ayan. Now it came about in the 30th year on the 5th day of the 4th month, Mike, while I was by the river Chebar among the exiles, the heavens were open and I saw visions of God. And the 5th of the month in the 5th year of King Jehoiachin's exile, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of Chaldeans, by the river Chebar. And there the hand of the Lord came upon him. As I looked, behold, a storm wind was coming from the north, a great cloud with fire flashing forth continually and a bright light around it, and it eats meets something like a glowing metal in the midst of the fire. Within it there were figures assembling four living beings, and this was their appearance. They had human form. Each of them had four faces and four wings. Their legs were straight and their feet were like a calf hoof, and they gleamed like burnished bronze. Under their wings, on their four sides, were human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another,
Their faces did not turn when they moved. Each went straight forward. As for the form of their face, each had the face of a man. All four had the face of a lion, and the right and the face of a bull, and the left, and all four had the face of an eagle. Such were their faces. Their wings were spread out above. Each had two touching another being, and two covering their bodies, and each went straight forward. Wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. In the midst of the living beings there was something that looked like burning coals of fire, like torches darting back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was flashing from the fire, and the living beings ran to and fro like bolts of lightning. Now, as looked at the living beings, behold, there was one wheel of the earth beside the living beings for each of the four of them. The appearance of the wheels and their workmanship was like sparkling beryl, and all four of them had the same form, their appearance and the workmanship being as if one wheel were within another. Whenever they move in any of their four directions without turning as they move. As for their rims, they were lofty and awesome, and the rims of all four of them were full of eyes round about. Whenever the living beings move, the wheels move with them, and whenever the living beings rose from the earth, the wheels rose also. Wherever the spirit was about to go, they would go in that direction. And the wheels rose close beside them, for the spirit of the living beings was in the wheel. Whenever those went, these went, and whenever those stood still, this stood still. And whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them, for the spirit of the living being was in the wheels. Vision. Ah, okay na yan. Ayan. Okay. So, ika nila, ito raw nakita ni Ezekiel na hindi niya maipahaliwa, pailuwanag ay UFO. Yun daw yung patunay daw na sa Biblia meron ding UFO. But sa tingin niyo, pwede kaya? Ayan, artist rendition yan. Kumbaga, pag kumilos daw yung mga yung ganyan. Kasi apat naman yung mukha nila, north, east, west, or what. Ganyan lang sila kung kumilos. Ngayon, sabi nila, UFO. So, Ate Lenlen, pwede kaya? Okay. Anyway, yan ang sinabi nila. Ito sa mga naniniwala may UFO at ginagamit pa ang Bible para patunayan na meron nga. Okay? Ngayon, ang tanong ngayon, so what is the Bible saying about extraterrestrials or aliens? Meron ba talaga? Kasi binasa natin kanina, malabo eh. Meron ba talagang sinasabi ang Biblia patungkol sa mga aliens? Of course, hindi na natin pag-usapan kasi kung alien din lang, basta hindi nakatira sa planet na ito, alien yon. Kung meron mang alien, yun yung mga angels. Kasi hindi sila taga rito pero dumadalaw sila, di ba? Mga angelic beings, mga demonic beings, may sarili silang realm, pero, you know, narito sila. Pero us, bilang mga humanoids, mga beings na galing sa ibang planeta, meron bang sinasabi ang Biblia? Of course, the simple answer is nothing. As in, wala. Ang tawag pa nga nila sa mga, ano, sa mga gods, ancient astronauts. Kasi ang paniniwala ng mga naniniwala dito, nagkaroon ng humans sa planet Earth nung merong couple na from other planet pumunta rito, nagparami. Yun yung kwento ng Adam and Eve ba? Nilapatan nila ng science fiction kasi nga for them, alien daw ito mga ito. Pinadala ng ibang civilization from other planet, pinadala sa Earth, ito na dumami.
at tayo raw yung mga naging bunga. But then again, walang sinabing ganun kasi sa Biblia. As in, nothing. Nilamang yun. There are no other sentient beings outside the earth. Outside earth. Mentioned in the Genesis creation account. Yung sinasabi ni Kuya Ariel. Kasi, kung tutuusin mga kapatid, for me, mas madaling sagutin yung alien question kesa yung dinosaur question. Kasi yung dinosaur, maraming natire. May mga buto. Diba? Ang pinag-uusapan na lamang dun, kailan kasi, kailan sumakay ba sa ark or what. Pero definitely, they existed before. Ito kasi mga ito, mas madaling sagutin kasi sa Genesis account, walang binanggit. Ganun lang kasimple. Ang pinag-uusapan lang dun, Earth. Adam and Eve. Walang hint ni konti na sinabi sa Biblia, and besides Earth, there are other planets na nagpapasimula rin ng Diyos ng life. Wala kasi nabanggit eh. Pero yan yung paniniwala. At may mga movies na ganyan, yung pelikula ni ano, sino ba ito? Si Nicolas Cage, yung Knowing. Knowing nga ba yun? Basta ang ending nun, aliens yung mga ano? Yung dalawang bata. O yun, yun ang kwento nila dyan. Kasi, na ginunaw yung mundo kasi magsisimula ulit. Okay. Ayan, yung kwento ng Revelation, ginawa lang ganun ng storya, kailangan gunawin or kukunin or what, para magpapasimula na naman, dalawang bata. Tinitwist nila yung biblical account. Whereas sa Biblia, walang sinasabing ganun. There are no other conscious beings created in God's own image besides man. Tayo lang kasi ang sinabi sa Biblia, let us create man in accordance to our image. Ngayon, kung yung alien kaninang malaki ulo, ganun din, ano image din ng God yun? You know? Or other God. And of course, there's no other God. Of course, wala. Walang sinasabi sa Biblia about these things. Zero. Eh kaso nga, paano na to? What about those hundreds of UFO sightings around the world? May pictures, may video. Pati military ngayon, iniimbestigahan nila. Kasi it seems real. Kasi may mga US presidents, medyo ano rin daw sila, nakaranas sila ng ganyan. Paano na ngayon yun? Diba? Kasi it seems mga mapagkakatiwalaang tao na or sources na nagsasabing malaking possibility meron. Paano na ngayon yun? Kasi may nakikita talaga eh. May mga pictures, di ba? Kung napapanood nyo yun, mga sightings. Meron ako napanood eh, yung space shuttle, di ba? Ang bilis nun eh. Parang, you know, papuntang space, napakabilis nun. Biglang merong umiikot-ikot na ganun sa nguso nung... Habang tumatakbo yung space shuttle na napakabilis, merong ilaw na gumaganon-ganon na parang wala lang, nakasabay siya sa bilis nung rocket. Nakasabay siya. Hindi ba yung tipong humahabol? Hindi. Ito yung uso ng rocket na napakabilis na gumaganyan. Paikot-ikot lang siya dun. Na parang wala lang. Parang wala lang. At naka-record yun. Naka-record yun. So, paano ngayon yan? Baka talagang meron nga. From other dimension. Ito pa palang isa. Sabi nila, maaaring itong mga beings na to, they can transcend space. Kumbaga, di ba, yun ang pinapakita ngayon sa mga Marvel, sa mga sci-fi ngayon, yung mga portals na tinatawag, yung merong, di ba, pagtalon mo, uy, OIS to ah, Huan Province to ah, or what? Di ba? Yung mga portals daw, yung mga tinatawag na wormhole. Kung napanood nyo yung Interstellar, yun ang pinapakita doon, yung mga black holes naman. Black holes. Yung mga yan kasi hinahaluan na lang ng science fiction. Na kapag masyado tayo narahuyo doon, naniwala bigla. Oo nga, no? Wala nga Diyos kung ganun. If man can do this, then wala nang Diyos. Merong wormhole, makakatabit ka sa part ng universe through this wormhole ng ganun kabilis or what. Doon daw dumadaan yung mga aliens. But then again, you know, wala naman talagang prueba. So, ano nga? Paano itong mga nakikitang sightings na ito? Ephesians 2, 1 and 2. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to whom the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Si Satan sa kay mga demons, ang realm nila, the air. This, itong air na ito na kilalalagyan natin. We do not see them, but they're there. Andiyan sila around us. Before us, narito na sila, remember, yung sa serpent? Andun na. Diba? Itinapon na nga sila dito sa earth bago pa tayo eh. Diba? We just really never know kung kailan exactly yung point in time na yon. Pero sila muna, itinapon sila, then God created humans.
So ang realm, ang paghahari, ang kaharian ng prince ng darkness is this air na kinalalagyan natin. They are here. They are here. Hindi lamang 'yan. Si Satanas kasi meron siyang elaborate network of dark powers. Yes, merong Satan, siya yung pinakahari ng lahat ng demons. Pero besides him, mababasa rin natin sa Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against whom? Merong rulers, merong against the powers, merong against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Again, they are here. Kung paano merong hierarchy ang mga angels, ang mga angels kasi may hierarchy, right? Merong archangel, like Michael. Siya yung leader ng mga anghel, siya yung general. Then merong cherubims, merong mga seraphims, maraming klase. Then, andyan yung katulad ni Gabriel, which is messenger. Messenger naman. At kung makikita natin sa Isaiah, sa Old Testament, yung itsura ng seraphims, saka mga cherubims, they are totally different sa mga drawings na makikita natin. Kamukha sila nung nakita ni Ezekiel. Diba? Kaya sa Revelation, mababasa natin, kung imi-imagine mo yung nakita ni John, katulad na nakita ni Ezekiel, ibang muka, apat ang muka, bawat muka, baka, leon, agila, tao, and so on and so forth. Tapos maraming pakpak, maraming mata all around. Eh, ang drawing kasi ng angels ngayon, kakaiba, di ba? Ang cute-cute na bata, na parang na puting-puti, right? Kulot-kulot. Oo. Saka sabi nila, ang angels naman talaga, ano, katulad nung nagpakita ang angels kay Abraham, wala naman pakpak, di ba? Wala naman eh. Pero merong angels na meron, yung mga cherubs. Pero hindi pugot na ulo yon yung mga cherubim. Kasi, again, sa pelikula kasi, pugot na ulo ng baby yun, na may pakpak, nakakatakot nga kung tutuusin eh. Pero hindi ganun na itsura ng, ano, ng mga angels. Mas nakakatakot pa doon kung tutuusin. Unless mag-anyong tao sila, kapag nag-anyong tao nga mga angels, takot na nga yung mga apostol eh. Di ba yung mga Roman soldiers na makita yung mga angels or what? Takbuhan sila. Mukhang tao na yun ha. Eh kung makita pala itsura katulad ng mga seraphims, ng mga cherubs. So kung paano may hierarchy ang mga angels of God, may hierarchy rin si Satan. Yan yun, yung mga rulers, mga powers, world forces of this darkness, mga spiritual forces of wickedness. And of course, alam naman siguro natin kung ano yung ano nila. Kung ano yung, kumbaga, mission ng mga ito, di ba? Kung ano yung mission ni Satanas, yun din ang mission nito mga ito. And they are here again. Kumikilos. Kumikilos siya around. Upang ang tao raw ay maligaw. The work of Satan's lies. Ang sabi ng Panginoon, Satan is a liar at siya mismo yung source ng lie. Yung kasinungalingan nagmula mismo sa kanya. So walang gagawin si Satanas kundi magsinungaling. 2 Thessalonians 2:9 and 10. Patungo sa 666 na inspired ni Satan himself. The coming of the lawless one, this is the beast, the 666, will be in accordance with how Satan works. What's that? He will use all sorts of displays of power through what? Through signs and wonders that serve the lie. And all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Karamihan po ng naniniwala sa aliens, sa mga UFO, unbelievers. Walang alam sa Biblia. At maraming tao po na buhay, nagkaroon ng mulat sa kaisipan hanggang sa mamatay, hinahanap yung mga aliens. Imbis na nagbasa ng Biblia, hinahanap yung aliens sa outer space. Bunga ng ano? Kalokohan or kasinungalingan ni Satanas. That is a very, very deadly thought. Yung lagyan ni Satanas na, may E.T. Tapos ikaw na ngayon, buong buhay mo, yung passion mo nandun na. Hanggang sa kinamatayan mo na nga, hindi ka man lang nagkaroon ng panahon sa church, makinig ng Biblia, hindi ka na nga nakikinig sa scripture, kasi nga, ang paniniwala mo, walang God, at ang ating mga ninuno from space. This is a very, very dangerous lie from Satan himself. Kaya niya magpakita ng miracles and wonders in the heaven. Mababasa rin po natin yan sa aklat ng Revelation. He can do signs and miracles. Even yun nga rin mga ribulto, kaya niyang pagsalitain. Nasa Revelation po yan. Even yung mga pictures, yung mga 2D pictures, kaya niyang pagsalitain. Even yung mga ribulto, kaya niyang pagsalitain through his lying signs and wonders.
So, gasino na yan nakikita natin sa langit na yan. Given na meron talagang bilog na lumilipad, may liwanag. Given na meron talagang bumaba, tas sumakay, tas lumayas na ulit. Okay, fine. Let's say meron na nga yan. But those are the works of Satan and his demons themselves. Para ano, i-divert ang ating isip mula sa tunay na pananampalataya, tunay na Diyos, patungo dito sa mga itong hindi naman nag-exist. Those are the works of Satan himself. Nasayang ang kanilang mga buhay sa mga bagay na ito. Ngayon tayo mga Kristiyano, ano ngayon ang ating responsibility? Pero then again, ulitin ko, meron ba tayong hint of belief sa mga alien beings sa mga pinag-usapan natin? Or totally zero na? Zero, right? Because they are the work of the enemy. They are the work of the enemy. So anong dapat? Anong ating responsibility bilang mga Kristiyano? We are to destroy any belief or ideas that are against our Lord. What is that? Mababasa natin sa 2 Corinthians 10:5. We tear down arguments and every presumption set up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yung mga nararahuyo sa aliens, nasasayang ang talino, ang lakas, ang pera sa aliens na hindi nag-exist, dakpin natin ang puso at isip nila, ituon natin sa Panginoon. Yun ang ating responsibility. To tear down these arguments. Because their arguments are not valid. Simply because it is not supported by the Holy Scripture. So kailangan, kapag meron tayong nakilala ng ganyan at naghihintay ng paliwanag, why we don't believe, then it's our chance na isalba yung buhay ng taong yan. Isalba natin mga kapatid, kasi kawawa naman. Me, myself, bago ako naging born again, I believe in all these things. Madali niyo akong paniwalain sa mga yan, pwera sa Biblia, to be honest. Yun yung lagi ko pinupunta sa National Bookstore, binabasa-basa ko. Pag hindi ko kayang bilhin, dun ko na binabasa. Yun lang ito mga patungkol dito. Kaya nahirapan din yung mga kaibigan kong i-evangelize ako nun, mapasama sa church. Because of these things, mas naniniwala ako dito kaysa sa Biblia. Until one day, God, you know, turned my brain around patungo sa Kanya. And there and then, nalaman ko, these things are just rubbish. Pawang mga haka-haka lamang ng tao. At against the knowledge of God. Bilang panghuli, kanina naalala po ninyo, meron ako nabanggit, di ba? Hindi ko nasasabihin ko sino. Pero nalungkot talaga ako noon, nung minsan pinag-aaralan namin to, or I think casual na usapan yata, or pinag-aaralan. Meron siyang ano, possibility, yung kapatid, na maybe meron. Because of that, yung binanggit ko noong una, yung basis of probability. Because there are billions and billions of galaxies, merong possibility, merong, you know, sentient beings like us na hindi tayo alone in the universe. Hindi ko na siya dinibati doon. Pero matagal na kasi siya ako bago pa lang by that time. Pero nalungkot ako ng todo ng mga kapatid. There and then, sabi ko, hindi pwedeng hindi ito mapag-uusapan sa mga Bible studies. Kailangan pag-aralan siya. Kasi even Christians na, you know, napapapaniwala pa rin sa mga ganito. Kasi magaling mag-persuade ang science. Magaling silang mag-persuade. Mali po. So, meron po kayong questions or last comments bago tayo mag-closing sa prayer? Okay, kung wala po, tayo lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po dahil ginising mong aming sense of responsibility. Especially pagdating dito sa topic na ito ng mga alien beings. There's no such thing. There's no such thing. Simply because wala kang sinabi about them. There are angels, yes. You're there, yes, besides us. But after those things or beings, wala na pong iba. Lord, iniling po namin na isalba mo po yung maraming tao sa ganung klase ng dangerous belief. Dahil naliligaw sila, Lord. Nawawalan sila ng panahon sa katotohanan because of these things. Ang sagot po sa buhay, ino-offer mo na ng personal sa tao. Pero ang ginawa ng tao, hindi pinansin. Pumunta pa sa deep space para hanapin daw ang katotohanan. Ganun po ka-dangerous ang itinuturong ito ni Satan at ng kanyang mga kampon. Lord, kami po, i-charge mo kaming lahat. Since napag-aralan na po namin ito ngayong gabi, now it's up to us para magamit ito sa mga taong naniniwala pa rin sa mga bagay na ito.
at ihanda mo kami, Panginoon, dahil maraming kapamaraanan ng kalaban at yung mga naniniwala dito to prove that these things exist. But Lord, then again, not by human power nor human might, but by your Spirit, it shall be done. Magagawa po namin ipagtanggol ang inyong katotohanan. Yeah, Father in Heaven, maraming salamat po. Kine-claim na po namin ligtas kami makakauwi sa aming mga tahanan. Matutulog ng mahimbing, gigising ng malakas, at maraming salamat po sa physical food. Pagpalain po ninyo mga kamay na inyong ginamit. Father, maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.